Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabayan? So, kung bago ka pa lang po pala dito sa aking channel, please consider subscribing po and comment down below dyan sa aking comment section for the next vlog. Ma-shoutout ko po kayo. So, for today's vlog, itatopic ko po ngayon kung ano yung mga dapat nyong i-prepare bago po kayo mag-apply abroad. So, kung ready ka na mag-apply abroad, ito yung mga dapat mong i-prepare na mga documents or requirements bago ka mag-apply. Much better kasi guys, na-prepare ka na ng mga documents mo bago ka mag-apply. So, aside sa ready na yung kalooban mo, kailangan mo rin itong mga requirements na to dahil hindi ka makakapag-abroad, syempre, kung wala ito. Unang-una, passport. Number one is passport. Kailangan mo talaga magkaroon ng passport dahil yan ang una pinaka nire-require ng mga employer at hinahanap talaga ng mga employer agad yan sa agency na pag-a-applyan ninyo. Alawa, kailangan nyo ng birth certificate. Yung birth certificate na yan po kasi ginagamit, hinahanap din po yan pagka kayo ay mag-a-apply ng passport, na magkukuha ng passport. Yan, tsaka NBI or police clearance. Yan, hinahanap din po yan. Tapos, hinahanap din po ang diploma. So, i-prepare nyo na yung mga diploma nyo, kunin nyo na yung mga diploma nyo or mga TOR nyo sa mga schools ninyo, puntahan ninyo kasi kailangan po talaga yan. And ako naman, nung time na yon, ako ay nasa Maynila nung kailangan ko yung diploma ko. So, pinakuha ko sa makamag-anak ko. Pinakuha ko sa parents ko yung diploma ko. Pinadala nila sa akin. Ganun lang guys, hindi madali ang pagkuha ng requirements pero kailangan natin gawa ng paraan. Tapos, kung ikaw naman ay may experience, much better na kunin mo yung mga COE. COE or Certificate of Employment kung ikaw ay mag-a-apply, especially sa mga, kung ikaw ay skilled worker, kailangan mo ng mga COE, yung mga experience mo about sa pag-a-applyan mong trabaho, especially kung mag-a-apply ka ng mga welder ka or electrician ka, ganun. Much better na meron kayong COE or Certificate of Employment na nagpapatunay na may experience kayo sa trabaho and natapos niyo yung mga kontrata nyo, ganun. So, much better yon. Isa yun sa advantage na mabilis kang mapili ng employer dito sa ibang bansa. So, sa mga mag-a-apply naman ng kasambahay, hindi naman required talaga yung mga ganong COE kasi kahit naman wala kang experience, may mga employer naman na kumukuha sila, mga first timer and wala pa talagang alam. Kasi yung ibang mga employer dito, willing naman yun silang magturo. Pero kung may experience ka, much better na ilagay mo din doon sa biodata mo yung experience para mas ma-impress din sa'yo yung amo mo. Usually kasi yung ibang mga amo din dito, gusto din nila yung mga hindi na kailangan turuan. Yung mga ex-abroad na or yung mga may experience na trabaho sa bahay, ganun. So, okay din na mayroon kayong COE kung gusto nyo lang naman. Pero ako, diploma lang, okay na. Isa sa mga kailangan nyo din guys na i-prepare is pera. Kasi kahit nasa Middle East tayo mag-apply, hindi mo masasabi na wala masyadong gastos kasi ganito ganyan, libre naman lahat sa agency. So for me, yes, libre naman sa agency yung aking mga transportation, libre yung passport, especially kung sa Middle East ka mag-apply. Pero guys, yung mga allowance mo, personal allowance mo, kailangan, sorry guys, medyo maingay. So kung nawala na ako sa topic, ano ba? Kailangan mo ng pera guys, kasi ako in my own experience ha, mga transportasyon, may mga times talaga na kailangan mong puntahan yung isang lugar, tapos hindi naman kasama yun sa iaako pa ng agency. Tapos pati yung mga personal mo na pangailangan, hindi rin naman yun sagot ng agency guys. So especially kung ikaw ay babae, sa mga hygienes mo, tayo mga babae syempre kailangan pa rin natin alagaan yung mga sarili natin habang nag-a-apply tayo. Kaya as much as possible, mag-prepare kayo ng mga pera nyo. Hindi naman kailangan ng ganong kalaki as much as yung pang-provide nyo lang sa araw-araw. Kasi sabihin natin na libre yung pagkain sa agency, sa accommodation. But still guys, ako in my own experience, naghanap ako ng paraan para hindi umasa sa accommodation, sa libre ng accommodation. So, for me, in my own
experience lang. So, ang ginawa ko guys, since wala naman ako masyadong pera talaga that time, kahit yung sa pamasahe ko papunta ng agency, is nanghiram lang ako. So, ang ginawa ko, nung nagpunta ako ng Manila, nung nasa accommodation na ako, nagtanong-tanong ako sa mga tao doon, sa mga matagal na doon na nagsiserve, may mga taga-agency doon. Nagtanong-tanong talaga ako, guys. Kinapalan ko na talaga yung mukha ko na magtanong kung meron ba sila mga kakilala na kailangan ng part-time habang ako'y nag-a-apply or habang wala akong schedule sa pagte-training or sa ganyan, sa medical. So, sumasideline ako, guys. Yun, sumasideline ako kasi parang para akong magkakasakit kapag nag-i-stay lang ako sa accommodation na wala akong pera. So, yun ang ginawa ko. Hindi pwedeng walang pera pag mag-apply abroad. Kahit sabihin na sa Middle East lang, meron talaga kayong gagastusin, I swear. So, yun lang guys. Kailangan yung i-prepare din yung mga sarili nyo. Dapat bago kayo mag-apply abroad, make sure na ready yung puso, isip at katawan ninyo. Ready kayo dapat sa lahat ng mga consequences, sa mga dapat nyo, sa mga araw-araw na haharapin nyo, sa mga bagay-bagay na dadating habang kayo ay nag-a-apply kasi meron talaga mga circumstances. Inshallah, I hope na hindi naman mangyari sa inyo kasi hindi porke gusto nyo na mag-apply o ready na yung mga requirements nyo, okay na lahat. Ipag-pray nyo pa rin, guys. Kailangan nyo pa rin talagang ipag-pray yung lahat ng mga plano nyo at gusto nyong gawin sa buhay. So, yun lang guys. Yung mga sasabi ko sa inyo for today's video. Thank you so much for watching. And please do consider again subscribing to my channel kung bago ka pa lang po dito. Bye-bye!